blue side, hindi yan ibaban ng execration. Since Blacklist ngayon ang nasa blue side, most likely kukunin nila yan kung na-open. So, in terms of banning dito, execration, hindi pa rin naman nababago yung kanilang banning. Meanwhile, for Blacklist, yeah, for Blacklist, it's definitely Rafaela na isa sa mga heroes na pwede rin pause 4, pwede rin pause 5 pag ang Blacklist ang international ang naglaro. Does this mean Lunox ang ipapryo ng execration? We might see it coming. Lalong-lalo na open yung Lunox, open yung Harith. At alam natin yung execration ay isang hero na gumagamit nga nung instead, Popol Brody. This is the third time na meron tayong Brody dito sa Grand Finals ng MSC 2021. And I really like na yung emphasis ng dalawang teams dito is just going ham on the early to mid game. Sabi nga nila bawat tournament or even a day may sariling meta na nabubuo. Mm-hmm. It kind of feels like dito sa ating Grand Finals it is the Brody. Kasi kung iisipin mo, Wolpe, all throughout the group stages, ang naging flavor of the whole tournament ng MSC natin is yung Biki. Uh-oh. I mean, we've seen it countless of time, hindi lang dito sa atin sa mga teams sa Pilipinas. Ayan na, meron na naman tayong Biki na hindi siya napasok sa banning. Yes. Paren! So, oh, wow! Actually, Rob Luna, ito yung trio, parang trio main ingredient para sa Ube. Na ginagawa ng Blacklist. Meron kang late game Harith na maganda din ng sustain, protektahan mo ng Estes at ng Digi na hindi makakalapit yung mga kalaban mo sa kanya. It kind of makes me think na baka Lunox or Farsa ang kunin ng execution dahil sa nangyari nga pickings ng Blacklist International. Kailangan din nila kasing sagutin itong hero to. At kailangan nilang bigyan si Kelra ng hero na pwedeng makatalo doon sa Harith sa late. Or kung hindi man panalo, ay mas lamang sa parang even trade-off lang. Instead, kukuha sila ng isang Benedetta. Sagot sa ube ng minsan ng execution ay mang split push at ito yung hero na perfect para doon sa ganong role. Definitely a Renzo hero itong Benedetta na to. So, nandito pa rin tayo sa part ng execution na gusto nilang maging dominant. At least for the mid game, get the early turtles from them side. Pero for Blacklist International, whenever they have itong ganitong klase ng pick, itong digi na to, and ito nararamdaman ko na to na babantayan lang nito si Ohev all throughout the map, and makakakita tayo dito ng mga early, kung hindi ibaban ng execration ang Bruno dito, that is the closest na nakikita ko na pwedeng i-pick ng Blacklist. Totoo. Kasi yun na lang yung pwedeng lumapit I mean, sa damage output ni Wise, nawala yung Aldous, nawala din yung Paquito ni Edward. So handa pa rin ang exe sa paparating Blacklist International. Makakita ba tayo ng bago ngayon? I think yung Claude pwede sa execration kung pinipigla. Although back-to-back games binaba ng Blacklist yung Claude. Ayaw nila mo Claude. So other heroes na pwedeng bago natin makita sa Blacklist International might be yung mga tipong Sicilian. Although meron na kasing may Venus at may Esson heroes na hero na mataas ang AoE damage and at the same time ay mabilis din yung tempo. So wala akong naisip na ganong ibang hero, but nevertheless, ito yung mga potentially na makita natin mula sa Blacklist International. Yeah. That being said, baka bumalik lang sa isang YS. Oh, yun, pinan yung Farsa. Okay. So, magkuklod ba ang execution in this pick? Oh my, ang crucial nitong fourth pick na to kasi dito magre-react ang Blacklist International. Nakikita nila na itong Benedetta ay pwedeng nasa side lane. Okay. Angela? Wow. Angela Benedetta, Angela Brody, mukhang split ang plano split ng exe. Split talaga. Dahil syempre magsasama-sama muli ang Blacklist International. 4-1. Another classic Ube strategy. And look at the faces ngayon ng Blacklist. Okay, yung Barrett ay makukuha natin, but it's going to be Granger. The Granger danger for Wise. I think you go Claude now. Kung ikaw ang execution, ang gagawin nila ay hahayaan nila makapag-farm si Brody dito sa may mid. Oh, Esmeralda instead. Okay. This is a different draft mula talaga sa side ng exe. Nakakatakot kung isipin ng Esmeralda at Angela. Ito ba yung sagot nila sa Harith? Kasi all throughout MLBB Esports, kapag may nakikita tayong Harith, tinatapatan ng Esme.
Yep. Well, depende sa items kung sino man nanalo, pero nakaw ang shields. Yep. Dito, ng isang Harit. So still, this is a vintage Blacklist lineup. At iba yung timpla ng exit dito. Any thoughts, Rob? Well, potentially, sinakita ako sa hero or rather sa team composition dito na Blacklist International. I would say, at early stages of the game, yung tempo nasa Blacklist International all throughout. It's all about kung paano yung magiging rotation dito na execution we're in. Dapat si Renzo, kung hindi niya makot ng mahiling, agad-agad yung lane sa may top lane, kailangan available din siya whenever magkakaroon ng mga turtle fight. Kasi dito sa side ng Blacklist International, buo na yan eh. Like for example, Edward, gagawin lang yan. Just simply soak up the damage. Hindi mo rin basta-basta mapapasok ngayon dito yung Rafaela ni Eson wherein yung ginagawa kanina na execution with the Matilda. And it just goes to show na medyo scaly dito in a sense yung mga heroes dito ng execution. Meanwhile, for Blacklist International, it's gonna be only Oheb. Pero aabot yan sub time, like around 7-8 minute mark na magiging available na agad yan si Oheb. Protect Oheb at all costs. Yung mission ng Blacklist International na tatapat sa Esmeralda sa top lane habang si Renjo ay lalaban dito sa isang Barretts. Napakakunat ng lineup ng Blacklist. Palakasan mag-poke, palakasan mag-sustain at mukhang nanalo so far, execration. Lugi sa aso eh. Lugi sa aso. Sa parang ano sa Popolin Koopa na to. 4v3, sa gitna, agad-agad with the Popolin Koopa. Pero yeah, I agree. I mean, in terms of sa mga poke potential, execration, talagang malalamangan nila dito sa early stages. And look at Shakno. Binabantayan niya kagad dito yung purple buff kung yun man yung uunahin ni Wise. Bantay sarado din. Si Ito, Max. Yeah, kung isipin mo no, talo ka talaga sa chanian sa gitna kasi yung aso, yung Chichu Dog, nai-heal din nung love waves eh. Oo. Yun yung so, wala yun kang bawi. Kaya siguro nag-Angel lang ang execution. Parang nananalo sila sa poke kasi bukod sa heal, may damage din. Oo, at may slow. At may slow. May tali. So ang daming nagagawa nitong Chichu Dog. Nitong Popolin Koopa na to. Napaka-crucial ng Angela B coming out from execration. Yung tempo na nilalaro din ng execration sa may mid lane, hinayaan sila na magkaroon ng totoong 1v1 dun sa may top lane, dun sa may gold lane. Oo, labanan ng dalawang super rookies. Oo. Oheb and Kelra. Medyo lalamang yung Esmeralda sa first few minutes kasi meron siyang Avarice. Yeah. At hindi naman ganun kalayo yung range ng isang Harith. Kailangan nga lang din mag-ingat ni Kyla kasi pwedeng-pwede siya ma-outplay ni Oheb na naka-magic shoes na. Pero umaabante ang exit dito ha. Kumbaga sa chess. May ulti na yung skill eh. Oo, kumbaga sa chess lamang sila sa pag-control nung buong chessboard. Nakaangat yung mga pyesa nila. Not only that, medyo na-delay dito ng konti si Wise into getting his purple buff. Don't shock no. Ooh! Siya ang magiging first blood dito. Pero look at the map ngayon, Manjin. Yung turtle, sinisecure na ng execution. Eson taking that first blood. Oh. Pero ang mauuna, of course! Aray! Aragoy! Ang mauuna sa turtle ay exe, pero Aragoy talaga! Kagat! Mula kay Edward and combo mula kay Venus. Literal, sumabog sila doon sa mga bomba ni Oh My Venus. Saktong-sakto yung pagluwa ni Edward. Naguntugan yung dalawang members ng execution. Nagsalo pa sila doon mismo sa bomba ni Oh My Venus. Sabi ni Oh My Venus, hindi lang naman kasi ako humahalo kay OUB. Bumubomba din ako. Kakaiba yung ginawa ni Edward. Actually, no execution kasi hindi naman nila kailangang patayin pa si Edward. Akita na nung move nila eh. Kukomment ko na sana na may nanggulo kay Wise tas nakuha nila yung first turtle ng laban. Maganda na sana para sa execution. Yun nga lang, si Renzo pati si Kel VJ parang masyadong nanggigil at binigyan nila si Edward kaya nga naman napatay pa sila ni Oh My Venus doon. Actually, na no choice sila doon, Wolfie. What happened was dinatonas welcome yung isang member ng execution. Oo. And tinulungan ng isang member din. Nagkataon lang na nagkuntugan sila, sumabog sila, and lalo silang nalugi talaga din. But for execration, 4-0 yung score natin, Manjin. Tempo-wise, Blacklist International sila yung nagsiset dito sa early stages of the game at wala pang napapatay ang execration. At may item na si Oheb. Calamity Reaper in the top lane. Just to remind everyone, the main plan is for Protect 1. Yes. If you are Blacklist International, iligtas si Oheb kahit anong mangyari. At all costs! Okay, mapapagamit. Look at that. Mapapagamit ng Purify si Kelra. Nag-call si The Queen ng back. Meanwhile, yung Exe nawala. Bigla yung mapa dahil doon sa nangyaring attempt
sa turtle. Kung ikaw ang exe, paano mo maibabalik yon? Kasi may farm na this time ang Blacklist International. Pwede nila gawin ay mag-split kasi parang ito yung awkward spot dun sa execution na ano ba talaga yung kanilang composition? Panglaban ba o pang split push? But knowing their playstyle, mukhang ganun eh. Tatry nilang i-macro economics itong laban. At ginagawa lang ni Edward yung magandang ma-place na pag-split push sa bottom lane. Ito at in-target nila si Oheb. Nabasa nila yung mission code. Pero syempre, mission complete. Buhay si Oheb dito. As execution will fail doon sa attempt. Kalahati ang buhay ng turtle. Edward is here for the backup. Chaknu running low. KLBJ coming in with a missile strike. This time si Venus ang matutumba. Tuloy pa rin ang laban. Kagat mula kay Edward. Si KLBJ ang inert-ngert. Max bite mula sa dinosaur. Takbo si Renjo with the slice and dice. Renjo, meron bang eye for an eye? Wala na. Oheb is still alive. Sobrang obvious na ang nakalamang doon is gonna be Blacklist International. Execration, oh! Sinubukan nilang gawin doon is i-zone out ni Kelra kasama dito ni Eto Max with the heart guard. Kaso hindi pa ganon kakunat dito ang isang Esmeralda. Gagawin sana nila yon habang kinukuha ni KLBJ yung turtle. Na-secure naman na execution doon yung turtle with the help of Renjo. Kaso sa kills, it's all about Blacklist International. Inisa-isa silang patayin. And kung nung game number 2 ay nag-overload ang damage yung execution, this time yung Blacklist International naman ang gumawa nun, tinry nilang tankihin with Kelra kaso kulang pa yung items ni Kelra at wala rin siyang ganun kataas sa damage. Si Oheb, kailangan i-take note ay meron siyang mga true damage outputs coming out from the items. Kaya naman kahit may shielding yung Esmeralda, natunaw pa rin nila. Tunawi and staying alive ang kinakanta ni Oheb. 204. Ay na naman. At eto, mukhang online na. Inila-ila dulce si Kelra. Naku po, napalapit si Kelra. And another failed attempt from exit. This time, ang exchange nila ay tower. Pero dalawa ang nawala. Blacklist International dominating this top lane right now. Grabe yung Frodo dash na yon. Wala na, naipit na doon yung dalawang members ng execution. It could have been better kung napatay nila at least doon yung Harit ngayon. Sobrang snowballed na ngayon ng Blacklist International. Look at the items. Oheb dito, dalawang core item with the Calamity Reaper, Holy Crystal, Feather Heaven na lang, Wolf. Sobrang sakit na ng Harit na to. It's gonna be very difficult para sa execution na dumipensa. Kasi ang gusto nilang gawin ay magulatin yung Blacklist International, pero yung Blacklist International pag UB time na rin talaga. Kabisado nila. Parang ganda pang bugaw nito ng execution. Ginagamit yung Chicho doon! May onting pick-off. Pas sa side ng Exe, hindi pa rin nagbabackdown ng Exe even though alam nating masakit na ang damage si Oheb. Napakagandang ultimate mula kay Wise pero hindi niya malalasit yung turtle. Execration will now disengage. Edward zoning out heroes sa side ng Exe. Buhay pa rin ang Torres sa gitna. Even though Blacklist ang nakakontrol ng top lane, execration, buhay pa din naman sa laban. Nagkaroon ng konting bawi doon yung execration and I like Renjo na in-anticipate niya na hindi pa rin nagte-teleport doon si Oh My Venus sa ilalim ng damon na security nila yung turtle pero look at that! Slam Oh My Venus once again! Slam dunk mula kay Kelra, syempre habang nasa likod si Renjo, hindi lang nandi naman ako sumusuntok, kaya ko rin namang humiwa. Renjo with the flank habang si Edward, napakuna talaga ng dinosaur pero eto na! You can't see me! Sabi ni Oheb, pero na-out sustain ni KLBJ! Nice assist mula kay Eto Max. And with that execration na ibawi yung kalamangan kanina ng Blacklist International. The Renz Show! Baka siya, pwede siya yung maging likod ranger eh. Parang kung this time wala siyang manutok pero ginamit niya yung Benedetta para pumunta doon sa may backlines. Ang ginawa ng execution, tiniis nila yung mid lane. Parang tiniis nila na doon si Barats at may heal din naman sila coming out from their own set of sustain dahil doon sa Angela. Tapos tinaiming nila yung pagdating ni Renzo at napunish nila. Nung pagdating ni Oheb, sabi nila, uy, nag-summon force. Yeah. Layo tayo ng kaunti. Tapos nung may ulti na si Angela, doon na sila lumaban. Execration, yung mga timings, mga micro timings na ganito, napakagaling nila mag-punish. May common denominator yung dalawang teamfight na nangyari before the actual pause. Oh My Venus, pareha siyang na-pick up before pa magsimurla yung mismong teamfight. So, doon na-pick up siya ni Renzo, tapos naiwan din siya sa gitna. Regardless na nagamit niya yung kanyang times journey, napatay siya agad-agad dito na execution. Akala ko maganda na din yung pasok ni Oheb yung sa flank pero naka-ready din yung X. Flanks after flanks ang nagaganap
At doon tumabla ang laban. Same gold right now, 24K. And this goes to show na kabisado ng Exe. Yung timings din ng Blacklist International, hindi nila hinayaan na ma-dominate ng Ube Strat yung nangyayari sa game. May presence of mind ng execution na humanap ng mga butas dun sa composition ng Blacklist International. Mas solid yung front lines, pero yung back lines yung sila malulugi. Kasi si KelBJ, na chain stun na nga. Chain stun, may bawi. Siyempre, ang Blacklist, hindi pwedeng ganun lang. Saluin mo ang mga bala ko. At ganun lang. The polish coming from Blacklist International. Naiwan, nag-audition yung mga members ng Execration. Inisa-isa na naman sila dito ng Blacklist International. Renzo was out of... Actually, nandun siya sa may bottom lane, nagka-cut ng lanes, and nowhere to be found doon sa teamfight na yon. Napaka-intense itong game number 3. Parehas duguan ang dalawang kupunan. Pero ang may kalamangan, lalo na sa pag-take nitong Lord, ay walang iba kundi Blacklist International. Sumubok si Renzo kasama si Ito Max. Makakuha sila ng kill. Itutuloy pa ba ito ng Exe? Ang call ni Chakno ay go! Ninangert-ngert! Ngumangert-ngert din ang aso. Kinakagat yung dinosaur. Pero yun yung tulong dito ng time journey. Siyempre ni Venus, hindi pa tapos. Dahil siyempre ako din! Yum, 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 yum! Delicioso! Chakno will fall down. Out! Sustained! Sayang yung go ng Exe. Blacklist will take that fight. I think yung Execration ay okay lang naman sa kanila yung naging trade-off ng Heroes. But definitely, nung nabigyan sila ng Blacklist International, hindi ka talaga pwedeng magbigay ng kahit anong kill sa kalaban mo from any of the teams that we have right now. Kasi Lord talaga yung kapalit. At ngayon, ultimate bonding experience na ulit ang Blacklist International. Meron pang panglikod ang Execration. Nasaan si Renzo? Mukhang busy sila mag-clear pa ng mga side lanes. What time is it? It's Ube time! 15-8, Lord marching towards the top lane. Heels coming out from Esson. Oh my Venus, naka-protect din with the time bombs. Ito ba yung team fight na hinahanap ng Exe? Blacklist poking them out. Yun yung Chicho Talk na hinahayaan lang muna, of course, ng side ng Exe. Basag yung tower sa gitna. Tutuloy pa ba ang Blacklist International? Mukhang tutuloy pa. Sugo tayo this time. Ooh. At yun yung kagat. Oh! Humaba yung dila. At nahuli. Hindi. Buhay pa rin. Pero doong likod. Welcome to the Renzo. Renzo Benedetta. Takbo. Ohem, takbo. Slice and dice. Final blow. Umalag, pero ito yung laban. Palag-palag naman. Ohem. Palag-palag. Ohem. Sabi ni Ohem. Pero kinakagat na siya. Isa ang nawala. Eto Max. Ohem ngayon. Here comes of course the Stardust Dance na meron si Kelra. Oh. At ngayon, grabe, mukhang upos ang Blacklist International. Execration is still alive. Pangit ka banding talaga ng Cyclone Ice. Ay, Cyclone Ice, sabi ni Wise, hindi na naman siya tumagos doon. Yung mismong pwesto na yan. Sobrang nostalgic ng Cyclone Ice na yan, Manjin. At pwedeng makatakas doon si Wise. Kaso wala. Pero what happened was, hindi namatay agad si KelBJ doon sa initial team fight. Ang ganda nung initiation nila with the Detonas welcome ni Edward. Kaso na-pick off siya agad. Oh. And from there, yung doon sa pag-disengage ng Blacklist International, na-chase sila ng maigi ng Execration. And from there, isa-isa silang nawala. And what's the Reds show na tumulong sa kanila? Look at this, KelBJ. Alam niya kasi na siya yung target. So nag-winter transition na rin siya for all of the risky plays. In fact, hindi nga siya nag super duper offensive itemization. Nag brute force breastplate siya. Saktong-sakto dun sa pag-dive ng Blacklist International. And the punishment coming out from Execration. Perfect na perfect. Pati yung paghabol nila. Gusto ko rin na, ito, makikita natin sa replay. Nung kukunin nila doon si Renzo. Nung si Renzo nung nag-ahabol, alam niya kasi na si Ohem may magkakaroon ng Zaman Force, magkukuldown na. So, nirespeto nila. Nung nag-Zaman Force, nag-disperse muna sila, tas tsaka sila lumaban. And Kelra, using the Purify para hindi siya ma-slow. Nakita niyo naman kung paano niya ginamit yung strength ng Esmeralda sa pagtunaw ng isang Harith. And that replay, syempre, atid sa atin ng Oppo. Clutch times
para sa side ng Execration, akala natin tatapusin na ng Blacklist. Exactly. Hindi lang yon. Yes, sabihin na natin Execration, nakakuha sila ng kill from that, yung sa pag-chase nila dito sa Blacklist International. Kaso ang problema for Execration, hindi nila yon na-convert into any objective on their advantage. Correct. Basag yung gitna nila, pero walang nawala sa Blacklist International ngayon. Oh. Sila ang alanganin. Nandito ang backup, mahila si Chakno. Meanwhile, may split na ginagawa si Regio sa top lane. Kelra, mapapatakbo. Kill BJ coming in. Hindi enough yung kanyang Toy Depart Memory. Pero, Regio! Kaya ba? In kaya the top today! Lane. Kaya talaga today! Regio making the place Blacklist International. Ang daming binuos para mabuhay si Edward. And walang namatay sa exe. Pero sabi ng Blacklist, teka lang, saglit, nakuha niyong top. Kami ngayon ang kukuha ng Lloyd. Flicker ni Chakto tsaka Purify ni Kelra yung nagamit nila doon for that risk. Let's see what happens here. Nakapara sa Lloyd. Siyempre, makukuha. Walang iba. Wise Retribution. Meanwhile, Execration mag-ahabol. May flank pa na gagawin si Renjo. Nakahanda this time ang Blacklist International. Respeto ang sinabi ng Blacklist. Nakuha natin yung Lloyd. Kailangan nating mag-relax. I like the discipline here from Blacklist International. Once no na-secure nila yung Lord, automatic lahat disengage. Hindi na rin nila dinepensahan yung top lane dahil medyo malayo pa naman yung minion wave. Though, na-late ng bahagya si Renjo dun sa actual Lord team fight at medyo na-delay din yung Falling Star Moon ni Kelra. Ngayon, depensa na naman para sa Execration. Exe pa rin, pumapabor ang win rate. Pero let's see, dahil sabi ng Blacklist, wala kami pakialam. Stats don't lie. Hindi nagmamatter sa amin. We're breaking codes. They're marching towards the mid. Ang bilis na wala ngayon ng Lord. But it's still Blacklist in control. They will now freeze the lane. At kailangan, again, kailangan nilang respetuhin yung damage output. Daming wave clear ng Execration. Hindi pa ginamit yung Alecto final blow dun sa clash na yun. Although, baka mapag-push na ang Blacklist dun sa may bottom lane. It will happen. Top lane naman ang susunod, pero i-clear naman ni Kelra. Here we go. Blacklist. Disiplina mula sa agents. Oh, Kelra. Getting. Oh, Kelra! Pero may pagbawi nga si Kelra dito. Mega kill na magamit na si Venus ng kanyang ultimate. Pero eto na ang pagsugot ng Lupon. Here we go. Another ultimate para kay Kelra. Oh, my glove. Sabog ang mukha ni Chakno. Pero talaga na nawala sa side ng Blacklist. At mukha nga abulin pa si Wise. Oh, no. Love waves won't connect. Kelra, sumasayaw lang. Respeto na doon sa tower. Depensa si Renjo. Execration again with another miracle save para sa final moment sana na gustong hinahanap ng Blacklist International. Ginert-nert this time si Kelra. Kelra ngayon ang pagsanib. Ang pagsanib ni Itomax. Pero ang kunat talaga ng dinosaur. Edward is a dinosaur na sobrang kunat talaga. No! Shut down! Edward pa rin. Ngert-nert after ngert-nert. The max fight is real. Pero sabi ni Renjo, dito na lang ako sa malambot. Oh, oh, pero grabe, ang kunat talaga. Meanwhile, si Renjo, eto na yung dinosaur. Takbo! May malaking dinosaur na nag-aabol! Mala Jurassic Park si Edward dito! Super slow! Renjo! Hindi tumama yung Holy Baptism! Nandito naman kami! Kung meron kayong dinosaur, meron kaming aso! Sabi dito ni Chakno. Meanwhile, Edward, walang nakakapagpatumba sa napakalaking Edward na ito! Wow! Gusto ko lang i-point out na sobrang dami ng outplays na nangyari doon sa teamfight na yun. May Winter Retraction pa para dito sa side ng Execration, pero hindi natin maikakaila na hindi walang nakuha yung Execration objective from that point. At parang bumalik lang tayo into square one na nagbabasag muli ang mga members dito ng Blacklist International. Dumating tayo sa point na si Edward is a dinosaur na hindi na nila kayang patayin. Kahit nga meron silang Esmeralda at Brody, itong dalawang heroes na to, maganda sila sa mga heroes na malalambot din. And Esmeralda, sabi mo may mga shields, pero hindi kasi shields ang puhunan. Kaya nagiging makunat ang isang Brody. Nandun siya sa resilience niya, sa status resilience niya, at pati na rin dun sa yung kanyang magic defense na nakita nga natin. Ngayon ay napakakunat na with the Sky Guardian helmet, Cursed Helmet, pati na rin itong Oracle, at pati syempre yung Brute Force Breastplate. Hindi na pwedeng i-focus ng Execration si Edward. At this point, ang way lang nila para mapatay si Edward pag mag-isa siya at patay yung ibang members ng Blacklist. So that means Execration,
every time na maghahabol sila ng hero na hindi nila sure na kayang patayin, mapapunish at mapapunish sila si ni Edward at yun na nga yung nangyari doon. Mr. Dino Thunder para sa game number 3, 18-16. Ang daming moments ng exe ng comeback. Patama ka, Wolf. Paano mo ngayon papatumbahin ang napakakunat na Barats? Napakatigas na Barats ni Edward. Kita mo na kahit yung Esmeralda ay kulang yung damage. Like I said, wala kasing shields. It's gonna be important sa execution na mag-split. Kaso nga lang, ang problema, naturally mag-push yung blacklist lanes dahil may lamang sila sa mga tore. Ito na ang pagsugod ni Edward. Missiles coming in. Zoom out ang camera. Uy! Renjo and Kelran nandoon sa gilid. Bakit kaya na ba natin uunahin? Pero may burst damage yung pumula. Siyempre kay Wise. Pero ayun yung makakakill. Si Kelra, Renjo, now chasing Esson. Yun yung unang dash. Meanwhile, Edward is in the middle of everything. Uy! Pero lamang si Kelra. At ngayon namatay ang dinosaur. Yung itlog. Yung natira. Execration! Bakit nga naman natin uunahin yung makunat? Pwede naman yung malalambot dun sa likod. Pinasok nila agad-agad doon si Wise. And to think of it, kahit sabihin na natin ito na unahin na nila doon si Edward, hindi enough yung cinco kamote na yung big guy doon ni Edward. And it wipe out ang blacklist. Cinco kamote! Execration! Making a comeback sa isang madugong laban para sa Game 3. Doon yung mga moments na sana doon nag-slow mo eh. Kasi gusto ko explain kung gano'ng kaganda yung Esme Kelra. Exactly. Na moves na gumawa doon sa backlines. Tapos yung stun ni Brody doon kay Oheb, wala na kasing Purify. Nag-summon first na siya, nagamit na niya yung Purify. Bagong mapatay si Kelra, na stun ni Brody at na-focus fire nila.